Hello mga boss, pupunta tayo ngayon ng farm para magbakuna po tayo ng sisiw po natin. Pang 8 weeks na po ng mga sisiw natin mga boss. Bali, ang ibabakuna natin po sa kanila ay F-box mycoplasma. Bili ko dito mga nasa 4,000. Pero okay lang, basta hindi tamaan ang sakit ang mga breeding natin na sisiw, kampante na ako. Magkano lang naman itong bakuna kesa bumili po ako ng gamot na para sa sakit, edi magbakuna na lang po ako mga boss. Sinasuggest ko po sa inyo mga boss, wag po natin tipirin ang breeding natin sa pagbabakuna kasi ito po yung number one na kailangan po natin para makapagtali po tayo ng mga stag sa darating na stag season. Kaya mga boss, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kakalimutan mag-like and subscribe and click the bell button. Kaya tara, samahan niyo ako magbakuna ngayon. Hello mga boss, nandito tayo ngayon sa range ko. Kaya tayo nandito kasi sa pang 8 weeks ng mga sisiw natin dito sa brooder, babakunahan natin sila ng mycoplasma. Bago natin sila bakunahan ng mycoplasma, kailangan natin silang i-cleansing ng tilmicosin ng 20% oral solution. Kailangan makainom sila ng tilmicosin ng 7 days bago natin sila bakunahan ng mycoplasma. Bali, ititilmicosin po natin sila ng 7 days, tapos pahinga lang ng 3 days, pagkapahinga ng 3 days, saka po natin sila babakunahan ng mycoplasma. I-update namin po kayo mga boss. Basta tuloy-tuloy lang mga boss. Sundan nyo lang po yung paglaki ng sisiw natin mga boss. Tignan nyo po, wala pong nagkakasakit dito sa sisiw ko mga boss. Pinapangako ko po sa inyo, makakapagtali po tayo ng maayos ng sa cording area po natin. Basta subaybayan nyo lang po, maniwala po kayo sa ginagalaw ko. Kabisado ko na po ito, eto na po yung taon-taon na ginagawa ko. Basta subaybayan nyo lang po mga boss. Pinapakita ko po ito para ma-inspire po kayo. Hindi ko po ito pinapakita para magyabang. Lahat naman po ng ipinapakita ko dito sa vlogging ko para makapag-inspire ng mga OFW at mga backyard breeder na katulad ko na lumalaban para makapag-breed. Sobrang liit lang ng pangarap ko dati hanggang sa ngayon na nag-focus lang ako na nag-focus ng hanggang sa dumami po yung mga breeding natin. Taon-taon po nadadagdagan po breeding natin na ako po yung natutuwa. Ngayon, paubos na po yung mga nakatali natin. Tara. Hello mga boss, andito kami ngayon sa brooder namin. Gagawin namin, magbabakuna kami ng mycoplasma. Tara, samahan nyo kami magbakuna. Pagkatapos maubos ito mga boss, tapo na. Tanggamitan lang ito mga boss ha. Medyo malalaki na yung mga sisiw natin mga boss.
kanilang bakunahan. Hello mga boss, nandito tayo ngayon sa farm. Papakita ko sa inyo kung ano yung isa sa ginagawa ko dito sa farm para meron kayong idea kung ano yung mga ginagawa namin ditong biosecurity dito sa farm. Ang ginagawa po namin mga boss, kung nakikita nyo, yung mga paso na ginagamit po natin sa mga kanya-kanyang tipi. Ang ginagawa po namin sa kanila every month, mga boss, binababaran po namin sila ng overnight ng disinfectant para yung disinfectant sipsipin ng paso, kasi yung paso naninipsip ng tubig yan mga boss. Lagi nyo tatandaan kasi yung mga paso natin kapag hindi yan nakukuskos, may namumuong mga bakterya dyan mga boss, lalo na yung mga amag, lumo. Doon po nag-uumpisa yung mga sakit na nangyayari sa mga nakatali po natin mga manok. Kaya kung ako sa inyo, gawin nyo itong ginagawa namin. Once in a month, kinukuha yung mga paso na nagamit sa mga tipi, tapos bababaran nyo ng disinfectant mga boss. Kaya napaka-importante na magkaroon kayo ng pan-disinfect sa inyong farm, sa inyong manukan, para malayo po kayo sa mga sakit. Lagi nyo tatandaan, pag yung mga manok nyo ay malulusog, madali pong ihanda yan ng mga handler natin. Ang maituturo ko lang po sa inyo yung tatong kalusugan ng mga manok. Ngayon, overnight na po sila nakababad sa disinfectant. Kabilang paso doon, ginawa ko yung isang drum doon, binabaran ko din ng mga paso. Tapos yung isang drum doon, dumublublub yung mga paso na may disinfectant. Ngayon, ito yung mga dalawang tao natin na hoodlum. magdi-disinfect. Silang dalawa, taga-Tagig to. Kasi bago natin po silang tao, si ang pangalan niya, Sinko. O ito, si Memel. Kaya ngayon, gawin niya na. Sige. Ayan. Dito ako kay Barok, sa baba. Si Sinko. Doon ka sa baba. Dito sa likod si Sinko. Sinko, ha? Shape. Magkaano kaya? Tapos babalikan mo na lang mamaya. Pag may patubig ka. Waiting. Waiting for coming to TP. Dinabot si Smart. Yes, safe. Number 4, Tenorio. That's a 3. Ang galing. Tulungan mo kami. Pagpagpagin mo muna ka ba? Okay. Okay,